The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge or arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what shall I do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods, and I shall say to myself, 'Now, as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'You fool! This night your life will be demanded of you. And the things you have prepared, to whom will they belong?' Thus will it be for the one who stores up treasure for himself, but is not rich in what matters to God." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Greed is an attitude problem and never about financial problem. Greed is an attitude problem and never about a financial problem. This is the lesson that we could learn from our gospel today. The lesson that Jesus would want us to learn. We heard in the beginning of the gospel that there is someone who, in the crowd, who asked Jesus to tell his brother to share the inheritance with him. May isang lalaki na humiling kay Jesus na sabihin sa kanyang kapatid na ibahagi sa kanya ang kanilang mana. According to the Mosaic law, the law during Jesus' time, the general rule was that an elder son receives double that of a younger son when it comes to inheritance. Ang panganay o ang nakakatanda na lalaki ang makakatanggap ng doble sa mana. Doble kesa sa mas nakakabata. So kung ang bata ay makakatanggap ng 50 piso, ang panganay tatanggap ng 100. Doble sa kanya. Ganon noon. Yun yung general rule according to the Mosaic law. But if there was a dispute, kung merong hindi pagkakaunawaan, it is usually settled by a rabbi. Ano yung rabbi? Teacher. Kapag hindi magkasundo ang magkakapatid, kailangan isettle ng isang guro.
which is the reason why that someone, why that man approached Jesus. Yun ang dahilan kaya humihingi siya ng tulong kay Jesus. Sinasabi niya kay Jesus, sabihin mo sa kapatid ko, ibahagi sa akin ang aking mana. Kasi meron silang hindi pagkakaunawaan. Talaga naman ano, pag pinag-usapan ang mana, lagi problema. Pag pinag-usapan ba ang mana, problema sa pera? Hello? Hindi yan problema sa pera. May pera eh. Diba? Walang problema sa pera. Anong problema? Ugali ng mga naghahati. Oh, hindi mo pwedeng sabi, oh, meron kaming money problem. Anong problema? Hatian sa mana. Ay, hindi problema yun. May pera. Ang problema, yung mga naghahatian. Sounds familiar? Diba? Ilan sa atin ang may ganitong problema? Problema sa magkakapatid. Problema sa ugali. Hindi problema yung pera. Andyan yung pera. Ang problema, yung mga naghahatian ng mana. But based on Jesus' response, it is a kind of problem that he is not interested in, or a problem that he does not want to get involved in. As he said, friend, who appointed me as your judge or arbitrator? Dito natin makikita, ayaw makisawsaw ni Jesus. Eh kahit hindi naman ako, makikisawsaw ba kayo sa mana ng iba? Ano namang ganansya nyo dyan? Diba? Problema nila yan. But being a teacher, as a teacher, instead, Jesus took the opportunity to teach about greed rather than meddling about the problem of inheritance. He used the parable of the rich fool to raise his point. In the parable, teka muna, maingay yung jeep eh, no? Pause muna tayo para lipas muna yung mga jeep. Okay. In the parable, the rich fool was problematic about his bountiful harvest. Anong problema? Noong mayaman, he does not have space to store all his harvest. Sana all, yun ang problema, no? Yung walang mapaglagyan ng kayamanan, no? Yun yung problema noong mayaman. Oh, hindi problema yung pera. Marami siya eh. Ang problema niya, saan niya itatago? And so, he thought of tearing down his old barn and making bigger ones so that his harvest could fit in. It could be a wise idea for those who care for the harvest or for those who care for wealth. Magandang idea yun. Kung ang problema mo o ang concern mo, pera o wealth, humanap ng mapaglalagyan, gumawa ng mas malaking paglalagyan. But for those who care about life, it is a foolish idea. Because no one would know how long a person could live. Kung mas pinahahalagahan mo ang buhay, hindi magandang idea yon. Kahangalan yon. Kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan ang iyong buhay. Marami sa ating ganyan, tabi ng tabi. Bakit? Hanggang kailan bang iyong buhay? San mo ba dadalhin yung tinabi mo? Madamot. San ka dadalhin ang kadamutan mo? Ayaw mong magbahagi. Ayaw mong gamitin. Ayaw mong i-enjoy.
Para saan ang ginagamit mo? Eh kung paglabas, bigla ka na sa gasaan. Hindi ba kahangalan ang ginawa mong pagtatabi ng iyong kayamanan? Well, it could be wise idea for those who care for harvest. But for those who care about life, it is a foolish idea. If what is important to us in life is how to live, then we do what we could to make us live worthwhile. Kung ang importante sa'yo ay kung paano mabuhay, ang gagawin mo ay kung paano magkaroon ng magandang buhay. How to be peaceful, how to be happy, how to be kind, how to be holy in life. Yan dapat ang inasa isip mo. But if what is important to you in life is how to make a living, then we do what could give us a livelihood. Kung mas mahalaga sa'yo kung paano mabuhay, sigurado ang gagawin mo ay kung ano ang makapagbibigay sa'yo ng hanap buhay. Marami din sa atin ganyan, nabubuhay lang dahil gusto ng hanap buhay. Yung pera-pera lang, no? Walang pakialam kahit nananagasa ng iba. Walang pakialam kahit ganid na o greed na. Basta hanap buhay. Ano bang mahalaga sa'yo? Mabuhay o hanap buhay? In the end, the rich fool died. Now the question is, to whom will the treasure belong? O diba, kahangalan, tinabi mo ang dami ng yaman mo sa huli na matay. Sinong makikinabang? My dear brothers and sisters, greed is an attitude problem and never a financial problem. Be settled with your attitude, and handling your finances will never be a problem. Amen.